Hello guys, so ipapakita ko sa inyo yung bagong updates natin sa ating billing system. So, una, so meron na tayong internet usage. So, yung internet usage guys, so para lang po yan sa mga naka-Microtech integration. So, yung mga wala pang Microtech integration, so hindi po siya gagana. Okay, so dito, so pwede nyo i-select yung customer ninyo, then yung months, then year, then makikita nyo po dito yung recorded kung ilan yung nakukonsume ni client. Daily po yan. Okay, so yan yung mga na-add natin. So sa dashboard, kung mapapansin nyo dito, so nag-add tayo ng another button for mga sa mga shortcut. So nag-add tayo dyan. Then, naglagay na tayo ng remarks per client. Then, dito, makikita nyo na yung usage monthly nung client. Okay? So, yan yung inad natin. Okay? So, patapos nyan, kung mapapansin nyo dito sa ad, so, meron na tayong send email and password data sa customer. So, pa nag-add kayo dito, kahit chambayin nyo lang itong email na to, then, pero dapat yung phone number is correct. So mag-send yan dun sa client, then si client sila na magko-correct ng mga details. So pwede po yan. So auto-send na po yan. I-check nyo lang yan. Yan. Para mag-send po siya. Okay. Then dito, nag-add na nga tayo ng remarks. So kung ano yung note na ilalagay nyo sa client, so pwede nyo na siyang lagyan. Okay, so next, dito yan sa SMS gateway. Ayan, so dapat naka-enable to. Yung send, ayan, yung bill due. Then, kung gusto nyo i-edit yung templates, punta kayo dito. Ito yung send user password when add. Okay, so dito po yan. So, ito yung format ko. So, baguhin nyo na lang kung gusto nyo baguhin. So, ito yung magte-text sa client na yan. Then, meron na rin tayong auto-send SMS pag due. So, ito naman yung templates ko. So, kayo na po bahala mag-edit niyan kung may gusto kayong baguhin. So, kailangan nyo siyang i-edit. Okay? Then, dito sa router. So, may binago tayo sa schedule. So, nagbawas tayo ng schedule. Inalis natin dito yung mga reset. So, mga reset na yun. Kasi, syempre, meron na tayong calculate ng internet usage. So, kailangan natin yun alisin. So, pag naka-Microtech ka, so, kailangan yung burahin muna yung sa scheduler nyo. Okay, so ito yung scheduler ng Microtech. So pag i-implement nyo ito, so burahin nyo muna ito. So ayan, so kailangan nyo muna burahin dito yung mga naka-schedule nyo. So sa mga mag-i-integrate pa lang kahit hindi na. Okay, so para lang po yun sa mga. So ito yung ano, kailangan na enable yan. So, ako nilalagay ko ng 10 minutes. So, 12 a.m. po yan. Nakaset po yan ng 12 a.m. So, pag 10, ibig sabihin is 12:10 a.m. Okay, so same dito. Yung calculate. So, every 59 minutes, so pwedeng gawin mong 30. So, every 30 minutes, magka-calculate siya. So, magre-record siya doon. So, ayan. So, dito, auto backup. So, auto backup naman, kahit disable nyo lang. Kasi naka-auto backup yung database natin. So, save po. Then, ito, kailangan naka-check, enable to para gumana yung auto-send ng SMS. Okay? Pag nag-due. Then, generate kayo ng ito. Generate kayo dyan. Then, save. Then, check nyo kung pumasok yung
Ayan, so ayan, so nakapasok siya. So i-correct ko lang siya. Disable. Okay, enable ko. So ayan. Then save ko ulit. So tingnan natin. Ayan. Okay. So yung count ng PPPUE auto disable, tsaka yung auto send reminders ng bill. So ganyan lang siya, guys. So inayos natin yan dyan. Then nag-add pa tayo. So pumunta kayo sa bill, meron na tayong delete bill. So ito yung delete all na bill sa unpaid tsaka sa paid. So hindi na kayong mag-iisa-isa. Pwede nyo siyang i-delete dito. Okay? For example, sa unpaid, lahat ng August, so madi-delete nyo na yan. So sa paid naman, so pwedeng burin nyo lang yung bill, pero yung income na ano niya, so may iwan. So pwede yan. So pwede mong i-check to para yung bill tsaka yung income, so mabubura din yon nung ano. Okay? Then delete nyo siya. So ginawa na natin siya ng shortcut. Okay? So yun yung mga binago natin. Then sa finance, pag pumasok kayo ng report, so meron na dito yung recipient recapitulation. Yan, so para saan po ba yan? So ito yung report. Every bawa operator, technician, yung manag receive ng payment, so naka-record yan per account. Okay, so yan yung mga na-add natin. Okay, so sa change log, so nandito na yung mga update natin. So dito na siya makikita kung ano yung mga binago natin. Okay, so by September po i-implement na natin itong update. Okay, yun lang. Thank you.